ang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali. Mga repa, peeps, tropa, lahat ng makosa. Pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation. Start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi. Lahat na sulok pati dyan sa tabi. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night. Magandang gabi mga Repa at mga Rema. Ito na naman po si Isko para sa ating panibagong episode ng Discovery Night. Ngayong gabi, isa na namang bigati ng makakasama natin. Masayang-masaya ako na kahit na sobrang busy niya, ay naisingit niya tayo sa kanyang schedule. Siya po ay isang variety show host, talk show host, singer. Apo, napanood ko po yan nung nag-uumpisa pa siya. Entrepreneur, mahusay na aktor, at siyempre, mahusay din na actress. Napakahusay na komedyante, ilan sa mga pelikula niya ay blockbuster, kaya highest grossing in Philippine cinema. Siya ang unkabokable, phenomenal box office superstar, walang iba kundi si Vice Ganda! What's up? Vice! Hi! Yoli! Thank you very much. Thank you very much. Please have a seat. Ako nga unang makakaupo dito sa ano, sa pangbalakasan mong set. Ano lang to, it's a widow knowledge. Yung nagano kami, nag-isip kami ng mga anak ko, retiring from my previous job. Sabi ko sa mga anak ko, kay Patrick, kay Frances, at saka kay Joaquin, let's do something, help the showbiz industry so that the content creator will have their own space. Kaya ito yung Scott Media. Welcome to Scott Media. Thank you very much. Ang bongga ng Scott Media. Ay, thank you. Pang-international. Hollywood, ganon. Ay, nako, thank you sa appreciation mo. O, kamusta ka na? Ito, mabuti. Natawa ko kanya sa sabi mo bigatin. Actually, pabigat ho ako ngayon. Pabigat kay Yorme. Dahil lagi ko siyang kinukulit. No, anytime. At pinagbibigyan niya ako lagi. I'm happy to be of service. No? And congratulations. Blockbuster na naman. Thank you very much. Pelikula mo. Malaking bagay kasi yung tulong mo sa akin. Nung tinulungan mo akong makapag-promote sa Maynila. Oh. Malaking bagay yun eh. Kasi syempre, for 3 years hindi ako nakapag-pelikula. May pandemya. Tapos walang free TV, walang ABS. So ang hirap magpaka alat ng information na may film fest ulit, may pelikula ako. Pero isa sa malaking bagay yung nakapag-motorcade ako sa Maynila, di ba? So nalaman nila na, ay, may pelikula si Vice Ganda, kaya maraming nakanood sa sinya. Happy kami because una, batang Maynila ka. And ang pinakamahalaga is nabalikan mo yung lugar mo dati. Correct. Alam nyo ba si Vice Ganda, batang Blooming Treat? Tambunting. O kamusta ikot doon sa Tambunting? Masaya, lalong-lalo na sa Blooming Treat. Kasi every now and then naman nakakasaglit ako sa Tambunting. Nakakadalaw-dalaw ako doon. Pero yung Blooming Treat kasi hindi ako laging nakakapunta. Ang huling punta ko doon, nag-volleyball pa ako. Wow. Pero yung Blooming Treat kasi mahalagang spot sa akin, mahalagang area. Kasi may bahay doon yung lola ko. Tapos nagtitinda kasi siya doon ng gulay. So may pwesto siya doon sa Blooming Treat. Tapos noong nag-aaral ako, lagi ako nandun. Kasi pag ibihihingi ako ng pangbayad ng project, kailangan tumulong muna ako magpinda. Maharbat. Oo, kailangan makaharbat bago ayuda. Kailangan pag-servisyon ko muna yung lola ko. Kaya nung dumaan kami doon, sumisigaw talaga yung mga tao, ito yung pwesto nyo ng lola nyo dati. Di ba? Nakakatuwa na balikan. Tapos yung mga kamag-anak ko na nagtitinda doon, nandoon pa, nadaanan pa namin. At saka yung para sa ating mga viewers, yung lugar ni Vice, tahimik ang kapitbahay nila. Oo. Sosyal. Mga bato ang bahay. Oo, mga bato ang bahay. Ah. Kasi mga nicho yung bahay namin. Kasi dito sa paligiran ng sementeryo. Dalawang sementeryo. Norte, saka Chinese General Hospital. Chinese General Hospital. Mm-hmm. Pag-tegi ka na,
Diretso ka diretso naman sa... Norte o sa Chinese cemetery. Kaya ka kinukwento ko lagi sa Showtime. Alam niyo yung ano namin, yung poso namin, may lapida. May lapida. Kasi mismo sa Tambunting, merong musoleo. Ng pamilya Tambunting. Doon ako nahoyo. Nahoyo? Nakulong. Ah, talaga? Bakit? Oh, nung nagbingo kami, inaresto kami lahat. Bakit makikinig ako? Nagbingo lang kayo? Siguro may mga nanood na nagbingo. Public viewing. Okay. Di ko alam kung natanong na sa'yo ito. And I hope you don't mind. Ilan taon ka na ba? 46. Hindi, talaga? 46. Dati nahihiya ako nung magsabi ng... Ako 48 eh. Talaga ba? Kasi di ba dati pag artista ka, pwede kang mang-etchos ng edad. Hindi na sa search na, nag-google na. Opo, kasi nabasa ko nga, sabi na, tundo. Sabi ko, hindi. Taga Tambunting si Abinida. Vance Abinida. Yun po yung boundary ng... Caloocan at Manila. Kaya nila sinasabing taga-tundo kasi nag-aral ako sa Calderon, sa Hermosa, tundo na yon. Tapos lagi ako natatambay doon, yung mga unang jowa ko, mga taga-tundo. Tapos tumambay din ako ng gagalangin, nagkaroon din ako ng tropa dyan. Spaghetti lang, katalo na. Anton nga lang eh. Isang kahit bote lang eh. Itapalit mo lang ng ano. Okay, 46 years. Kaya ilang taon ka na ngayon sa showbiz? Yung Showtime kasi 13 years na siya. 13. Pero bago pa ako nag-Showtime, may mga serye-serye naman na ako. Nag-serye ako sa GMA dati, bago ko na-discover ni Wendy Ramos. May mga 20 years, may mga ganun. But before that, Dainey and I used to watch you in library. Yeah, sa library. Comedy bar muna. Library sa Maynila. Yes. Tapos punchline sa QC. Shout-out dyan sa mga nakakamiss sa library. Nagsara na yun. Pero it's a classic space in Manila. If you want a clean, fun, in Malate, you go to library. Kaya, at saka, yung the library dati, nasa list ng ng mga tourist spots. Exactly. Ang daming foreigner. But, I'm always happy to be there. Pag galing akong work, susundin ko si Esme sa school. Tapos ayayain ko siya, magla-library kami. So, now, 46 years. Kamusta ang buhay? Well, may imagine mo ba? Tambunting, Blumentritt, Calderon, Malate. Then, now you're superstar. Because at the end of the day, yung numbers matter. You've been producing a good quality shows, entertainment, at kumikita. Hindi, actually, sabi lang kanina, unbookable. Unkabogable. Ako hindi, bankable. Yan. Anong nararamdaman mo? Una, nahihiya ako pag tinatawag sa akin superstar. Kasi wala naman akong nunal. Kasi yung original talaga yung superstar. Si Nora Honor talaga yung superstar. Kaya pag sinasabi nila yung superstar, sabi ko, siguro din yung ilalagay niya yung yung unkabogable, box office, superstar. Pero yung journey, hindi ko na foresee kung saan ako mapupunta. But I've always known that I will be somewhere far. I will go places. That's a good mindset. Yeah, I have always known that I will be somewhere. Mm-hmm. I had the humblest beginnings. Parang sobra akong proud doon. Ang dami kong learnings doon sa mga humble beginnings ko, doon sa mga humble places kung saan ako natagpuan. Ang dami kong learnings. At hanggang ngayon, bit-bit ko, ang laking bahagi ng beauty ng gift ko dahil doon sa kumapit sa pagkatao ko, doon sa pagkakatira ko sa mga lugar na yun, sa Tambunting. Napatibay ka. Oo. At saka ang colorful kasi ng buhay natin doon, di ba? Exactly. It has not always been happy, very happy. Mm. It was not really rich in terms of, economics, finances. Pero makulay. Busog na busog ang buhay natin doon. Kaya ang dami nating nabitbit. So, hindi ko alam kung saan ako mapupunta, pero alam ko sa sarili ko, mapupunta ako sa kung saan na lugar. But that's a very good mindset. Misa kasi ang tao, madaling... nabablangka. Mm-hmm. Yung ibang tao, nakikita nila, pader lang yon. But others, like you, hindi, maghahanap ang hagdanan. Oo. Di ba? Tatawirin ko yan. I want to see what's behind the wall. Mm-hmm. And I hope that goes to everyone also who are now facing challenges, especially sa buhay, no? Mm-hmm. Okay. Lalo yan, syempre, economic, o career. Siyempre, jowa pa. Hindi pwedeng wala. Kailangan may jowa. Exactly. Oo, para mabawasan ng alat. Lagyan mo ng tamis.
Diba? Kailangan tamisan mo para hindi masyadong maalat kasi mapakla na. Quick question. Nagka-girlfriend ka? Oo. Charot. Nagka-girlfriend ako. Hindi nga. Limang girlfriends. Okay, at teka muna, bago yung girlfriend. Kailan mo nalaman na hindi Eva ba ang gusto mo? I have always felt so, like bakla ako. Alam ko na, pero nilalabanan ko siya. Kasi sabi ko nga dati, sabi ko mag-girlfriend ako. Oh, okay. I was trying to cure it. Until I realized, bakit ko kinukure? Eh, hindi naman to sakit. Uh-huh. Hindi naman siya disability. Exactly. Hindi naman siya nagbabago. Gumagirlfriend lang ako, pero bakla pa rin ako. At lalo ko lang nare-raise na hindi, bakla talaga ako. Hindi ko kayang humalik. Hindi ko kayang halikan sa labi. Hindi ko kayang humawak sa dede. I swear. Nanginig ako, nanigas ako, nakinilabutan talaga ako. Isang beses yung girlfriend ko, nanood kami sa Avenida, sa Ojon. Ojon. Kinuha niya yung kamay ko, inakbay niya sa kanya. Di umakbay naman ako. Tapos meme, nandito yung mukha niya. Tapos yung, ano, yung nagbibigay ng ano, na kiss mo ako. So, trinay ko namang ikiss. So, oh my God. Kiss. Pero yung sumaklang, hindi ko talaga kaya yung momol. Tapos nilagay niya yung kamay niya sa dede niya. Uh-huh. Doon ko talaga lalong bakla talaga. I agree with what you said, no? That your environment should not change your preference in life. Yung pagkatao mo, ikaw yun eh. Oo. Ikaw talaga yun eh. That's why I always respect people with their preference in life. Kasi that's where they find the on their perspective, real happiness. Mm-hmm. The truth behind who they are. Correct. Hindi mo siya ma-explain pero yun ka. Yun ka, hindi talaga yun mababago. Kahit anong klaseng pagbabago ang ipilit mong ilagay o ibigay sa sarili mo, sinasabi mo lang yun, pero hindi mo talaga yun nababago. Eh, hanggang ngayon, na-experience ko yan. Kung mapapasin mo, misan, yung kagaspangan ko. That's the way we are. Eh. We change for the better. Correct. Pero yung innate, yung sa'yo talaga. Yung kagaspangan pa nga, pwede nating sabihin, ano yan eh, influenced by your environment. Environment. Diba? Kung saan yung mga nakita mo. Pero yung gender identity mo, yung preference mo, yung pagkatao mo. Ikaw yan eh. Kasama mo yung iniluwal ng nanay mo. Nandoon na siya, nakadikit siya sa'yo, kaya hindi mo siya mababago. Okay. Eh, no, nagjowa ka naman ng lalaki. Late bloomer ako. Wow. Sa jowang lalaki, well, ah. Oh, when you say late, like, nung nagka-girlfriend ka? College na, kasi nagka-girlfriend ako high school pa eh. Okay. Pero yung late college, yung mga fourth year, yung jowa talaga, yun late na. Kasi hindi ako makapag-out talaga, totally out. Uh-huh. Kasi tatlo nga kaming bakla sa pamilya. Uh-huh. Eh natatakot ako, baka hindi na okay. Parang kota na siguro yung dalawa. Pag tatlo, parang hindi na yata uubra. Uh-huh. So takot ako. Yung pala alam naman nila. Uh-huh. Pero natatandaan ko talaga, bata pa lang ako, mahilig na ako sa basketball player. Eh, saka yung matangkad ka eh. Oo, at saka yung tatay ko kasi lagi akong binibitbit sa mga liga. Liga! Kasi nagre-referee pa yung tatay ko. Exactly. So binibitbit niya ako sa liga. Sama naman ako ng sama. Akala niya nag-e-enjoy ako dun sa sport. Pero nag-enjoy ka sa player. Sa player ako nag-enjoy. Eh, skimpy pa yung short ng araw. Oo, paiksi yan dati. Paiksi yan. Nung 80s, ang short talagang... Short talaga. Kasi nung 90s, ano na eh. 90s, pahabaan. Oo, pahaba na. Sa Tambundi, yung mga nagbabasketball, naka-shorts lang, walang t-shirt. Oo, kita mo mga abs. Diba? Tama naman, daddy mo. Nag-enjoy ka. Oo, nag-enjoy. Pero akala nyo sa sport ako nag-enjoy. Sa player ako nag-enjoy. Then you make soup. Is it like chili? Yeah. Or soury? Or sweet? I don't know. It's hot? Yeah. Like oh me. My God, it's hot. I don't want to be hot. Because the last time I got hot, I was quarantined for 7 days. Comido! Pag kumakain ito, gusto mo yung kinakain mo maingay or hindi? Maingay. Gusto mo maingay? Bakit? Kamusta kayo ni Ayon? How are okay you? Naman kami. Masaya kami. Masaya kasal kayo, no? Kasal? Mm. Oh, that's nice. Masaya kami. Mapayapa. Pero although hindi naman siya perfect, di ba? Hindi siya perfect. Marami kami mga pinagdadaanan. Nagtatalo rin kami. Ang pinakasuwento ko, never pa kami nag-away yung
yung malalang away. Mm-hmm. Di ba kayo mga lalaki, hindi naman kayo ano, hindi kayong nag-e-engage sa problema pag as much as possible. As much as possible, di ba? Umiiwas na lang kami. Oh, dead metalis na lang. Oh. Pupunta kayo sa ano, sa mag-gym kayo o magba-basketball kayo. Pag iritado kayo, hindi kayo nakikipag-usap. Ikaw naman? Eh, ang mga girls at saka mga bakla, di ba pag may problema, gusto pinag-uusapan. Ganon. Siya yung talong-talo, kayong talakan ng talak tapos hindi sumasagot, mas lalong nakakapikon yun. Eh. So, talo ka dun. So, antayin mo yung time niya na okay na siya tapos pwede niya nang pag-usapan. Minsan ka, hindi na pinag-uusapan. Eh. Okay na yun. Mainit ka lang kanina, mainit lang din ako. Yung ganun na kami. You're living like a normal couple. Walang issue. Ngayon, siyempre may kulang. Nangangarap ka magkaanak. Oo, alam mo, surprisingly, gusto ko nang magkaanak. Dati, as in, no-no ako dyan. Biological or... Talaga? Biological. So, magpapaano ka yung... Anong tawag? Surrogate. Surrogate, oo. Talaga? Dati talaga no-no, kahit hindi nga biological eh, kahit yung mag-a-adapt. Ako no-no talaga ako. Ayoko kasing ano, isubject yung magiging anak ko sa social injustices, sa discrimination. Mm. Diba kahit anong gawin natin, iba yung tingin ng mga tao sa ano, pag yung tatay niya bakla, naawa ako dun sa bata. Prejudice. Diba? Yung prejudice, yung... Bakit ganun yung tatay mo? Yung ayoko siyang ilagay sa sitwasyon na kailangan niya magpaliwanag kung bakit ganun yung tatay niya. Hindi katulad ng mga pangkaraniwang tatay ng mga classmates niya. Mm. Masasaktan siya eh. At mararamdaman niya baka may mali sa amin. Yung, kaya ayoko. Until I met Ayon, tapos na-build yung relationship namin, and I found it really so beautiful, na sabi ko, kayang-kaya namin magka-baby. Mm-hmm. Tapos sabi ko, gusto ko na siyang buuin talaga. Tapos bigla na lang, instantly, ay gusto ko na rin magka-baby. Wala na akong pakialam kung ano sasabihin nila. Mm-hmm. Ang mahalaga na lang eh, i-build ko yung ano, yung personality ng magiging anak ko, yung character niya, na kahit niya. Ano man. Uh-huh. Kasi ganoon naman nangyari sa atin, di ba? Mm-hmm. Hindi naman maganda yung nakapaligid sa atin eh. Pero dahil ang ganda nung nabuo sa atin, kinaya natin lahat. Umalis doon na. Lahat ng mga nakakaharap natin, kayang-kaya natin. Mm-hmm. And I was planning to do it. Para nagpunta ako ng Amerika, tapos alam ko na kung saan pupuntang doktor. Pero okay. I didn't have the luxury of time to pursue kasi ang dami kong ginagawa. Yeah. Yung kailangan kong bumalik agad ng Pilipinas dahil sa showtime, kailangan, yung ganun. So, kailangan ko siyang mag-alat ng oras at mag-devote ng oras at tanggapin yung, ay, kailangan ko munang iset aside tong showbiz, tong showtime, kahit ilang buwan para matutukan ko yun. Pero excited ka. Yeah. Talaga. Masarap magkana. Oo. Oh, sa totoo lang, yung tosgas mo sa buhay. Oo. Nakikita mo eh, parang yung lahat ng pagod, hirap, pagpupursigi mo, and when you see them growing, pawing-pawi lahat yung pagod. At saka yun, parang may ibang magic yung mga bata pag nakakita ko ngayon ng baby. Iba yung nararamdaman ko sa loob. Kinagigiliwan mo na. Correct. At saka sabi ko, hindi na magugutom siguro itong magiging baby ko kung sakasakali. Ay, pagsisikapan mo naman. Oh, ano naman yun? There's no guarantee of tomorrow. Yeah. Oh, but what you can do today is to be better. Yeah. Oh, and to prepare for tomorrow. Exactly. Powerhouse Wireless Series. Interchangeable batteries. Longer battery life. Aluminum cover. Powerhouse Wireless Series. Tough tools for tough jobs. Ano gusto mo, boy or girl? Gusto ko girl. Actually, gusto ko. Pwede na akong titis ko ang buhok mo. Oo, correct. Gusto ko naka-gown siya, naka-ballet shoes siya, naka-high socks siya. Kumbaga, inaano ko rin yung thought ng pwede rin kambal. Kasi sa surrogate, pwede kang mag-ano eh. Ah, pwede yung twins? Oo. Oh, that's nice. Pwede kang mag-design. Technology, ah. Oo, nadidesign mo na siya. Pwede siyang dalawa o tatlo sila, ha? Yung ganyan. So, pwede rin babae at lalaki. Kasi, di ba, ganun tayo kung anong na-deprive sa atin ng bata. Gusto nating ibawi.
Sa totoo. Gusto kong gawin sa kanya lahat. Yung hindi ko na-experience, papa-experience ko sa kanya. We will experience that together. Kala ko abnormal ako. Hindi ba? Ganun yata talaga. Eh, no? Hindi man naman siya trauma, pero yung hindi magandang experience mo, nateturn mo siya into something beautiful. Hindi siya naging anay sa'yo. Exactly. In fact, you want it better for them, no? Because of your perseverance, you've received so many awards. Dami mong awards. To be fair din naman, sinayate din ako sa ganyan. It pays, no? It pays to be patient, persistent, consistent, and efficient in your work. Yeah, it pays to work hard, to work really hard. You are a multi-awarded actress. Of all these awards, anong pinaka-memorable sa iyong talagang masasabi mo, pampedestal ko? Actually, lahat talagang pinapasaya nila ako tuwing na-acknowledge ako, tuwing na-recognize, yung nagpa-pray. You're grateful. Oo, sobra. Yun. At saka, pinaka-bongga talaga sa akin, yung famous Dolphy Award for Comedy. Ang pumipili kasi nun yung family. Yeah. Ako yung first awardee. Oh. Tapos, binash ako. Why? Bakit daw ako? Eh, siya, di ba, may comedies, I know that for sure, may comedy is not for everybody. May mga taong hindi talaga nila nagigets ang comedy ko, di ba, yung nababasusan sa akin. Pero, dinefend ako nung family mismo ni Mang Dolphy. Kaya ang saya-saya ko na nabigay sa akin yun. Tapos wala ako noon, nung awards night, nanay ko yung tumanggap ng award. Kaya very memorable. First time na nanay ko yung tumanggap ng award. Kasi kahit sa atin na nakapangalan, pride niya yun, trophy niya yun, di ba? Pero ang good kasi sa'yo, yung satire, sarcasm, is also a craft. With sarcasm and satire, is you think Nag-iisip ka, tapos instant. Not everyone understands sarcasm. Not everyone can accept sarcasm. Eh, yung sarcasm sa atin, sa lugar natin, ako, Diyos ko, lifestyle yun. Eh, pagka nagbabalat sibuyas ka, madali ka mapipikon. Hindi ubra. Kaya hindi nila nagagets. Bakit siya ganyan? Yun ang kinalakihan ko. Ganun sa amin. Kasi sa amin, kainan. Diba, kainan? Bago talaga pa nag-uuso yung term na bardagulan. Oh. Bardagulan na kami sa kalsada. Oh, tama yun, ha? Ngayon ang naririnig ko, ay may bardagulan, no? Pero sa amin, kakainin ka, buburahin ka. Sa piku pa lang nagkakabardagulan na. Sa basketball, sa 11-11, nagkakabardagulan exactly, na. Exactly. Kasi hindi nila alam. Lalo na yung mga elitista. Oh. Yung mga elitista ang tumataas ang kilay sa akin lagi. Pero tigilan nyo nga ako, nagpapapicture kayo sa akin sa Rockwell mo. Oo. Oh, diba? Kayo makaano-ano dyan. Yung ganun, parang siyempre na-jojologan sila sa akin. Eh, yung lingwahe ko, ang maganda lang, yung lingwahe ko, lingwahe ng common masa. Nasasaktan ka ba sa mga jokes na binabato sa'yo? Like, pag ginagawa ka nilang meme, ay, hindi. Dead malang. Hindi. Depende. Uh-huh. Actually, minsan may mga times, kunyari yung joke tungkol sa sa kabaklaan, tungkol sa community. Hmm. Minsan, personally, hindi ako na-offend. But I felt like I needed to step up for the community. Uh-huh. Because I am a part of a community and somehow, parang meron akong social obligation for that community. So minsan kahit personally, hindi naman ako na-offend, I will be offended for them, for the community. That's why I needed to step up. Pero that's nice. Hindi rin kasi ako pwedeng yung balat sibuyas kasi super okray din ako, diba? Tapos pag inokray ako. Okay. De, siyempre nakikita mo na yung mga ta-artists. Sino crush mo nun? Si Richard Gomez talaga. Oo. Talagang umaalingasaw yung kabaklaan ko pag nakikita ko si Richard Gomez. Oo, parang gusto ko. Pag nakikita ko si Richard Gomez, ginugoogle ko talaga yung mga una niyang picture sa bench. Kita mo yan. Di ba dati nauso yung brief na bench? Yung garter yun lang sa gilid. Yun ang binili ko sa gilid. Yung garter. Tapos nakasapo lang dito sa itlugan. That's exactly the first brief na binili ko. At saka social na dati yon. Tapos ilalabas mo pa yun. Correct. Dito, garter. Garter lang dito yun. Tapos may salong... Parang lampin siya, di ba? Pag nakita mo, nagbabasketball, tapos suot niya yung binigay mong brief. Di ba, kinigilig ka? Akin yung brief na yan. Yung ganyan. Kaya pag nadaot ng babae, away mabaya. Ako pala mukha mo. Ako bumili ng brief niya, ano ba mahinubad sa'yo? Okay, sabi mo kanina, di yung mga nagbabash sa'yo, di ba? What can you share to others sa mga bashing and all other things, mga negative people? Sa showbiz, hindi enough na magaling ka. Okay. Yung magaling ka umarte, o magaling ka kumanta, o magaling ka sumayaw, hindi enough na talented ka. Okay. Dapat talaga makapal ang apo mo.
Kung hindi makapalang apog mo, lalamunin ka ng sistema, lalamunin ka ng mga kasamahan mo, lalamunin ka ng hindi mo mga kasundo. Mm-hmm. Kasi lalo na ngayon, ang daming matapang. Mm-hmm. Diba? Kasi hindi mo nakikita yung mga mukha nila eh. And you cannot not be affected. However strong you are, there will come a point na ma-affect ka, maiiyak ka, kasi hindi naman all the time strong tayo eh. Di ba may mga fragile moments. Yes. Minsan nag-iinati tayo, nakaaway mo jowa mo, so wala ka sa mood. O minsan may problema nanay mo, wala ka sa mood. Minsan may sakit yung kamag-anak. Personal, no? O may personal. So pag may nabasa ka, ma-affect ka kasi you are not always strong all the time. Pero pagkatapos mo ma-affect, deads. Bangon, iyak sandali, then move forward. Kailangan mas madalas kang deadma. Oo, mas madalas kang deadma. Deadmay mo lang at talaga siya. At kailangan pumatol ka din minsan para nalaman nila, ay may ngipin to. Oh. Ikaw pumapatol ka? Oo. Talaga? Minsan nagtitrip din ako. May binabardagol ka rin minsan. Oo, pero namimili ako. Mm. Hindi ako pumapatol ng ano, yung mas marami pa yung likes ko kaysa sa followers mo. Mas marami pa yung comments ng post ko kasi sa followers mo. Kasi minsan may mga nang babash sa'yo dahil ang intention para mapansin mo sila. Pero actually, hindi mo sila inaaway. Hindi, inaaway ko rin minsan. Ay, talaga inaaway. Minumura ko din. Oo, oh, talaga. O, oh, hindi ako okay all the time. Tao lang. Oo, tao lang. At saka, ay hindi, hindi ko yung palalampasin today. Hmm. May maraming times, mas maraming times, nagpapalampas ako. Pinapalampas ko kayo, hindi dahil okay ang sinasabi nyo. Pinapalampas ko kayo dahil wala akong time. Ayoko kayong maniwala yung mga tao na ang bait-bait ko. Mm-hmm. Pwede akong maging mabait, pero pwede rin akong hindi maging mabait. Depende sa sitwasyon at sa taong dinideal ko. And that shows humanity. Mm-mm, yun. Because I am only human. I can be bad at times, but I can also be good. Pero hindi ako yung good all the time. At hindi rin ako lalo na bad all the time, no. Kaya sabi mahal ko, ka ng general public because you're being you. Authenticity. Malaking bagay din ngayon yung authenticity sa mga tao. Nararamdaman nila. So kailangan talaga maparamdam mo sa tao na may mga pagkakaiba-iba yung ginagawa ko pero yun talaga ako, hindi ko siya pinipeke. Tatanungin natin si Vice, no? Kung siya ay papipiliin. Ano ang mas gugustuhin mo? Guwapo pero may putok? O guwapo pero bad breath? Bakit? San muna yung putok? Kilikili. Kasi mayroong ding putok sa singit, tandaan. Talaga? May putok din sa puwet. Aminin yung may putok sa puwet. Talaga? Di mo napapansin, lalo na kapag pagod ka. Ay, yung pawis. Tapos minsan mag-CR ka, tapos di ba nangangati yung puwet mo? Kulitin mo ng konti yung gano'n. Tapos amoy mo, may putok din sa puwet. Yeah. At saka, naamoy mo din minsan yan eh. Oh, hindi. O, pag nasa ilalim ka, parang... Mm. Dati sa mga booking, gano'n yun eh, istylan mo eh. Yung... Nangangat ka ulit, parang bukas na lang. Nagkakaputo kami sa mga parts na yan. Bad breath na lang. Parang mas kaya ko yung putok. Putok? Parang mas kaya ko. Lang, eh, no? At saka ipatiko, ipaganon mo na lang. Mm. Oo, kasi hindi mo naman kakausapin yung kilikili. Mas mahilig ako. Kasi mas mahilig ako makipag-usap sa kilikili kasi sa bibig niya. Yan naman. Yung tinanong mo, love mo ba ako? Pero bago sumagot, alam ko na. Kasi, okay, love mo ba ako? Text mo lang. Text mo na lang. Mahal mo o mahal ka? Bakit? Mahal ko. Kasi nagpaparaya ka? Oo. Ngayon kasi ang saya-saya ko. Napakaswerte ko ngayon kasi yung mahal ko, mahal din ako. Wow. Hindi ako magiging masaya dun sa mahal niya ako pero hindi ko siya mahal. Mm-hmm. Kasi kung mahal niya ako pero hindi ko siya mahal, siya lang ang masaya dun. Mm-hmm. Hindi ako masaya. Ako gusto ko rin makaranas nung ang pinakamasarap na pakiramdam yung pakiramdam na nagmamahal. Iyon, no? Sa mga hugutan dyan, no? Oo, oh, wala nang masasarap pa dun sa nagmamahal. Sunod, may bigote o may balbas? Saan ba yung bigote ito? Bigote ito, balbas ito. Ito, at saka. Bigote, at saka, balbas. Tagumahinila ako. Mas balbas ako. Dito. Sa chop-chopan kasi parang minsan pag may balbas, tumutusok. Pero ito nakakakiliti. Yeah. Diba? Nakakakiliti ito. Paggagabi. Oo, pero mas maganda pag wala. Kasi malinis. Kasi minsan bad trip din yung nasanay ka sa may balbas. Kasi may jowa ako dati, balbasarado siya.
Mm-hmm. So nararamdaman ko lagi, pinapangiliti niya lagi yun. Eh syempre, madilim din mo naman nakikita. Tapos isang beses, kiliting-kiliti ako. Sabi ko, kinikiliti ako ng balbas niya. Tapos pagbukas ko ng ilaw, hindi naman pala siya ipis. Kasi nag-ahit pala siya. Kaya ayoko nang may balbas. Mas maganda yung sanay ako nang walang balbas. Ah, takin ako nito. Ang gagambang buhay pa rin ang kiliti sa'yo. Okay. Malakas umilik o malakas umutot? Okay na ako sa malakas umutot. Ayoko talaga nung malakas umilik. Kasi may istorbo ka. Ano eh, precious sa akin yung tulog. Kasi konti lang ang tulog natin eh, di ba? Oh, masa eh, masandal tulog. Correct. Oh. Doon sa sobrang pagod na natin, masandal tulog. Kaya pag nakatulog tayo, gusto natin diretso. Minsan may ang lakas magilig, di talaga ako makatulog. Okay na ako sa utot, lumilipas din naman. Sa gitna. Oo, so lumilipas. Ganunan mo lang ang ano yun eh. At saka sa jowa, ang sarap kayo yung nag-aamuyan kayo ng utot. Kasama kayo sa lamdingan yun. Yung tatalakbuhan mo, tapos utot ka. Hindi, kaya utot, tapos... Oh, naranasan mo yung plinastic mo yung utot mo. Pwede rin. Ay, ginagawa namin yan. Oo, dati gumagawa kasi ako ng yelo. Kasi siya nagtitinda kami ng yelo, di ba? So gumagawa ako ng yelo. Tapos yung kami magkakapatid, nagkaharutan kami, naggagano na kami utot. Ginawa ko talaga, yung hawak kong plastic ng yelo, ginano ko sa utot ko. Nakita ko talaga, napuno talaga siya. Tapos binuhul ko, tapos pinutok ko sa mukha. I-try niyo, ang interesting kaya na ganung banding. May bagong trick ha, pang solo flight. Oh, saralinin mo na lang. Isang buwan na walang ligo o isang buwan na walang toothbrush? Mas dun sa wala akong toothbrush. Oo, oh, kasi pag walang goli, malayo pa lang naamoy mo na eh. Hindi ko kaya yung wala. At saka may kate. At saka may mga taong kahit hindi nagtutoothbrush, hindi mabaho ang bibig. Oh. May mga taong kahit bagong gising, ang bango ng hininga. Yung natutunan ko lang sa nanay ko, asin. Pag wala ka ng asin toothpaste. Asin saka baking powder. Oo, pag wala ka ng toothpaste, may asin dyan. Dutin mo. Naranasan ko rin yung asin. Pero pag habang tumatagal, refreshing siya. Oh. Maalat lang talaga walang siya. Walang dadamihan. Kasi kung lalo na kung table salt, nakakadugo ng gilagid. Pero ano siya, pag the whole day, hindi ka nakaka-bad breath. Kumakanta o kinakantahan ka? Mas gusto kong kumakanta. Yeah. Kung ano man ang ibig sabihin. Actually, hindi na nasa utak ko eh. Malisyoso rin ako eh. Mas gusto kong kumakanta. Ang gusto nito yung kumakanta. Kinakantahan. Oo. Oh, yeah. Okay. Mapag-alay kasi ako. Mabilis kang mag-isip, Bais. Kung gagawa ka ng pelikula, bigyan mo nga ako ng mga malulupit na title. Action. Title. Sino bida? Robin Padilla. Robin Padilla. Iputok mo, maghahanda ako. Okay, iputok mo. Iputok mo, kumag. Maghahanda ako. Yan. Yeah, no. Okay, iputok mo, wala kang maririnig. Putok sabay abot. Putok sabay abot. Comedy. Aliba, ikaw bida o comedy, anong title na gusto mo? Kutkutin mo ang kuntil sa tumbong ng Diablo. May kuntil talaga yung Diablo. Comedy horror siya. Hindi ko pa nagagawa kasi yung comedy horror. Puro full-length comedy. Gusto ko may horror. Yung kuntil po, yung extra... Extrang laman, extrang balat. Oo, dito sa tenga. Pero grabe para maisip mo yung Diablo may kuntil. Oo, sa tumbong ha. Sa tumbong pa. Love Story, title. Love Story. Aliba, si Ann Curtis. Love Ann Story. Curtis. Tibok sa unang abot. Matrona. Ito, starring Ivana Alawans. Yeah, Alawans. Ivana Alawans ang bida. Ako naman, hihintayin kita sa Farmers. Kubaw. Pasipot. May pasipot pala kayo. Di ba? Tapos mag-a-alimol ka, no? Punta ka rin doon. Oo. Di ba? Sa alimol. Doon ako bumibili natin yung lubricant, eh. May shop kasi sa alimol. Doon lang sabi ko, so dinami-dami ng mall, dito lang may matapang na naglagay ng shop dito ng ganun sa alimol. Talaga? Horror. Horror. Sila ano? Sila Bong.
Eh, di ba, naggagawa sila dati yung mga shake, rattle roll ba yun dati? Sa dilim ng singit ni Lucifer. Akalain mo, nakita mo pa singit ni Lucifer, no? Ang dilim sa impyerno, di ba? Imagine kung gano'ng kadilim ang singit ni Lucifer, di ba? Okay, sexy comedy. Ituwid mo ang baluktot na tubo. Isko Moreno and Vice Ganda sa pinakasalaulang pelikula ng taon, ituwid mo ang baluktot na tubo. Balutin mo ng goma ang tagas ng tubo. Yung mga ganito. May tubo! Diba? Hindi nyo kaya yung... Oh, rated PG. Rated PG? Ingiwi mo ng bahagya. Sa puso, nakaganon ka lang. Luigi. May hawa ka lang. Ingiwi mo ng bahagya. Naalala ko tuloy si Ceres. Ceres? Oh my God! Diba? Sa Abante! Oh, anong araw, di ba? Basang-basa na ang madilim niyang kuweba. Oo, di ba? Imagine yung imagination mo. Inalay niya ang kanyang matamis na hiyas sa kanyang pinakamamahal na lupa. Tapos na. Pupunitin mo. Pamumunas mo ng wepa. Babalot mo na yan siya. Tapos babasahin mo sa banyo, di ba? Oo, banyo mo. Actually, yung sere, sa banyo mo babasahin nyo kasi wala kayong banyo. Ako wala akong banyo eh. Nag-ano kami, puputubong-bong. Binabalot. Kaya yung cellophane ng isda, sa palengke, tinatabi yun. Kasi yung pinagbalutan... Pagbabalutan mo ulit. Ipapasok mo sa plastic, sa cellophane, tapos isiselyo mo para hindi umalingasam. Dahil kunabukasan pa yung darating yung truck ng basura. Mag-aabang ka pa. Eh, pag medyo may truck sa highway, kami Arten. Kinaba to. Okay. Short film. Short film. Jutes. Total short film lang naman Jutes, siya. Jutay talaga. Jutay. May mga ini-endorso kang product na talagang kinakagat ng tao. Ito ang challenge. Paano bibili ng tao itong produkto na to? Kasi gagawa ka ng commercial niya. Okay? Let's see. Okay, una. Gagawa ka ng commercial. Teka muna. Okay, brand new. Kasi may angguto pag matagal na eh. May asido. Arenola, ito paano mo gagawa ng commercial? Okay. Ang Arenola. 30 seconds. Okay. Madlang people, ladies and gentlemen, narito na po ang pinakabagong Arenola na kaiimbento lamang ng isa sa pinakamahusay na tao sa buong mundo, si Isko Moreno. Alam niyo ba, pag ginamit niyo ang Arenola na ito, pagkatapos niyong umihi, after 3 minutes, magiging juice siya at pwede nang pagsalusaluhan ng pamilya ninyo. At pag hindi niyo naman ginagamit, pwede niyong gamitin pag nagmamotor bilang isang helmet. Kaya naman, bilhin niyo na ang Arenola ni Isko Moreno. Hoy, wala ba kayong palakmakan dyan? Imagine mo yun, 30 seconds, spill. Huh? Arenola talaga, oh. Okay, dahil dyan, meron kang prize. Oh. Sa'yo na yung Arenola. Sa'yo na yung Arenola. Meron kang teddy bear. Oh. Yan. Discovery bear. Ito, susunod. Ito, nakaka-catching. Wala rin commercial nito. Kaya gagawan din ni Vice Ganda ng commercial ang produktong paminta. Dito ka. Bawat meron kang premyo. Correct. This one naman, paminta. Alright. Ladies and gentlemen, madlang people, may bago tayong produkto dito. Murang-mura lamang ang halaga nito. Pamintang buo. Ito po ay mabisa. Kung gusto mong malaman kung talagang straight ang jowa mo, ilalagay mo lang to sa kape niya. Pag siya ay nahaching, ibig sabihin, ay nako, kaduda-duda ang pagiging lalaki niya. Kaya naman, i-take nyo ng paminta, isang plastic lamang kada isang jowa. Let's go! Pag nahaching, siya'y bading. Paminta! Paminta! Dahil thank dyan, you. Meron kang para kay Ion. Di ba lie detector? Ang dami kong ganito kasi minamablog ko nito eh. Pero yan dahil grounded na yung mga lie detector toys. Meron akong bago. Thank you very much. Okay, so... Parang sa'yo ko gagamitin ito mamaya. Tingnan natin kung ano siya. Kung totoo. Oriente ako. Anyway, pahirapan natin si Vice. Pagsasamahin natin yung Arenola at saka paminta. Paminta. Okay, let's go. Okay. So, ito. Ads ng paminta at Arenola.
Okay. Ladies and gentlemen, dalawang produkto ang binibenta namin sa inyo. Kailangan pagbinili nyo sabay ito, hindi pwedeng isa lamang. Dahil pag kinain mo ang Magic Paminta na produkto namin, ay ang puti ng ihi mo. Pag umihi ka dito sa Arinola, ay nako, puting-puti at lalo mapupurify, magiging mineral water ang ihi mo at pwede mong ipainom sa kapitbahay na kaaway mo. Kaya naman bili na Paminta and Arinola in one. Yes! Ang galing, ang galing talaga. Well, bilib ako sa inyo, ha? Talagang kinaya ni Vice. Oh. Okay, ngayon, meron naman kami regalo sa iyo. Ang chicharon. Ha? Yan. Chicharon! Pinakurat. Yung isang sawan. Ito talagang pinakagusto ko. Yung yeah. Pinakarat. Ay, pino to? Pinakurat. Ah, pinakurat. Alam ko, pinakarat. Alam mo, itry nyo yung pinakurat ang sarap. Pero itry nyo rin yung pinakarat. Mas masarap kaya. Mas masarap yung pinakarat. Oh, oh. Iba yung asim ng pinakarat. Okay, our next game is huhulaan namin ni Vice itong mga beer na to. Sa lasa, mahulaan natin yung brand. Beer drinker ka ba, Yorme? Ako, beer konti, pero ano ko, LP. LP? Long playing. Anong long playing? Pamahabaan. Ah. Ibig sabihin, paliwanag, nag-umpisa ako ng beer alas 7 ng gabi. Ayan, hanggang umaga na yun. Sumalakas ka uminom. Pagka ano naman, liba, whiskey naman, dire-direcho whiskey. Depende mahirap, anong... Mahirap juwain. Mahirap lasing logical. Ka na, hindi pa ako lasing. Oo, bad trip yun. Yung mga pinapainom mo, yung parang, ano to, sarado na lahat ng tindahan, hindi pa rin lasing. Tapos ang edi, ikaw lasing, hindi mo naiuwi. Ano yung kasabihan, pag may alak, may balak. May balak. Binalak mo, pero bigo, dahil ikaw ang ano, nalasing. Okay, let's try this. Okay. Toits, no? Ba? Ay, nakita ko yung bula. Oo! Oh, tingnan natin. Ay, naku, yung ganyang bula ko, saan may glite yung mga ganyang bula? Annyeong! Making life sweet is easy dahil 35 pesos SRP lang ang San Miguel flavored beer. Swak sa budget, panalo sa sweetness. Uy, sweet! Make life sweet with San Miguel flavored beer. Huli ka agad, bula pa lang. Tsaka sa amoy. Oo nga, no? Mm-mm. So ano siya? San Miguel light, yes. San Miguel light? Bulb. Light. May light. Oh, light nga siya. Ang hina natin dalawa. Oh, okay. Oh, light nga naman. Pamatalino yun. Hindi na naisip ko. Ito naman. Okay. One. Two. Sige. Gabi na. Dito sa Discovery Night. Walang tulugan. Walang lasingan. Pilsen. Pale. Mm. Parang pale eh, no? Pale Pilsen. Brand Y. Pilsen. Oh, may pale. May pale. Pale Pilsen. May pale. Oh, tinimba tayo eh. Tinimba kulit kulang. Kulang, o. Oh. May balak sa ating stuff. Nabainom tayo ng mainit na beer eh. Sige, lagyan mo yan. Dagdagan ko pa. Kunin mo. Kunin mo. Kunin. Tapos yung pas mo yung yelo doon sa bimbing. Tapos pagdurog na, mas malakas ang tama niya. Kasi yung mga buhang niya, tsaka yung alika mo kung p***** din masasama yung training. Yan ang magpapasarap. Oh, iba. Tos. Red Horse? Red Horse to. Matapang. Oh. Naramdaman ko kabayo. Sumipa. Kinamusta yung kalamnan ko eh. Kamusta tol? Tropa tayo ah. Red Horse to. Alam na alam ko to. Yung lalaki na c***o dito no? Sa Red Horse. Hindi ako magkakamali dyan. Hindi ako magdalaga. Red Horse. Yan ang pinakamabisa. Para konting tagay. Ito sa kagad. Hindi ang habang buhay na chikahan. Nakwento ko na buhay ng nanay ko, hindi pa rin natutulog. Napuyat lang ako. Hindi ako naturo. Red Horse. Ayaw ko na. Bad trip.
Hindi no, nalalasin. Tingin natin, oh, tingin natin. Kada dampi ko, nahampas yung kamay ko. Ay, wala kang tama. Ayaw bang pumayag eh. Nangihila na ako. Red horse yan. Okay. Yan natin. Oh, sabi sa yun. Oh, tungayo. Kumabayo eh. Kung masira ulo kaya, grad picture ko pa yung nilagay niyo dito sa bote. Grad picture ko yan nung high school eh. Yan na yan ako. Dark horse ako nun eh. Dark horse. Okay. O, di mo na perfect natin. Oo, oh, galing, galing. Thank you, thank you. Alam na alam mo talaga nung kung sino yung mga nakaranas ng pagtambay. Oo. Oh, alam mo ang lasa ng lahat ng beer. Tapos di ba yung alam mo yung pinatagayan ka. Tapos iskerda ka na, ano yun? Ganun na lang? Hindi pwede. Ganun-ganun na lang? Kailangan umambag ka muna ng chika. O kaya, magpa isang case ka din. Nagpakara ka, hindi ka nagtong? Oo, hindi pwede yun. No? Bato ka, abutin mo din. No? Okay. Thank you very much, guys. Thank you very much sa'yo. Thank you very much, Deniorme. I had so much fun. Nakakatuwa. Oh, alam mo, sa totoo, ang sakit na sigmura ko kakatawa. Palapakan natin si Vice. Thank you very much. I'm honored and grateful. Ha? Honored din ako na lagi mo akong naiisip. Again, sa ating mga viewers, no, if you like our show, please subscribe and click the notification button and follow us in our social media account and we will do our best to give you a good Friday night. Under Discovery Nights. So, maraming salamat sa lahat ng nanood and sa lahat nagsuporta. Again, Vice, thank you very much sa iyo. Okay, maraming salamat. See you next week sa Discovery Night. Thank you very much. Discovery Night.